guys, good evening. Andito na naman si Yayamanin and I wanna share sa inyo no na kung ano ba ang mga bansa na mayroong maraming domestic helper. Siyempre guys, ipasok natin yan pagdating sa pagiging domestic helper. Hindi mo yan pwedeng sabihin na naglilinis lang, nagluluto lang, o naglalaba, nagpaplantsa, o mag-aalaga lang ng matanda, o mag-aalaga ng mga bata. Dahil guys, kapag nasa abroad tayo, alam naman natin na anuman ang nilalaman ng ating kontrata ay ito'y walang silbi. Kaya nga, di ba, sinasabi natin na kapag tayo ay nasa abroad, asahan na natin ang bakbakan pagdating sa pagtatrabaho. Ang pagiging isang kasambahay, lalong-lalo na sa ibang bansa, ay talaga namang napakatindi ng hamon. Ito ay i-specifico guys, no? Ito ay ang lugar, syempre, ng Middle East. Yan, guys. Honestly, sa Middle East, guys, siya ang may pinakamataas na kumukuha na bilang ng mga Pilipina domestic helper o kahit na lalaking nagtatrabaho sa loob ng bahay. Siguro isama na rin natin dyan ang driver at kung anik-anik pa na po pwedeng maging trabaho ng kalalakihan sa loob ng bahay. Sa Middle East, guys, ay merong 65% no, na mga Pilipino no, worker ang meron tayo dyan sa Middle East. Pero ang malaking bilang dyan mostly ay mga domestic helper talaga o yung mga babaeng nagiging kasambahay, all around nanny, caregiver sa loob ng pamamahay ng mga nasa ibang bansa o gitnang silangan. Ang pang-apat guys, no, na pinaka-in-demand talaga ang mga domestic helper ay ang Qatar. Ang Qatar guys ay merong 5.9% no ng mga Pilipino o Filipina workers, no. Yan po ang bilang at yan din po ay nakakalungkot dahil itong datos na to ay 2020. So 2023 pa lang tayo, bago-bago pa to, no guys. At talagang nagiging higher pa siya. So ibig sabihin, mas marami pa rin talaga ang nakikipag sa palaran para lamang makapagtrabaho no dito sa bansang ito, sa mga sa mga Middle East area na mga bansa. Doon po guys at doon mo mapapatunayan na talagang pahirap ang buhay. Kaya naman, mas pinipili ng ating mga kababayan na lumuwas sa ibang bansa kumpara dito sa ating bansa na patuloy na magtrabaho. At syempre guys, ang ating pang-apat, no? Ang ating pang-apat na bansa na talagang in demand ay ang Qatar. At ang ating pangatlo guys, syempre ipasok natin ang ating Kuwait. Ang Kuwait guys ay mayroong 9.9% no na mga Pilipino no domestic Pilipino worker na talaga naman guys na lehitimo at alam na alam natin 'yan dahil di naman talaga no. Bakit nga ba ganun na lang ang mga Pinoy, kung bakit ganun sila no kagusto na pumunta sa gitnang silangan no sa Middle East? Una guys, no, ang Middle East kasi, no, ay wala masyadong proseso. Especially kung gusto mong pumasok doon, ay konti lang kumpara kung magta-try ka sa mga ibang Asia country at saka kumpara kung mag-a-apply ka sa Europe area or sabihin na lang natin mag-a-apply ka lalo na sa US. No? Ang dami kasing hinihingi. Pero kapag nasa Middle East ka o gitnang silangan guys, kailangan mo nang pumunta ng agency, kailangan ng present ka lagi and also just to follow, no? Follow the instruction of what you need to do, no? And that's it. Actually, wala kang talagang babayaran once you apply in the Middle East, no?
because I try it, no? And they just have that promotion that if you want some backup cash assistant, they will have that. No, ibibigay nila yan sa'yo kung gusto mo lang naman, and they offer it. Maybe because it's, a whole pack yun doon sa promo once you just get the employer from that country, no? Yun yung totoo. At syempre guys, ang ating pangalawa, no, na bansa na talagang in demand sa mga mata ng Pinoy na pasukin o pumasok, no, kahit anong hirap pa ang kinahaharap dyan, ay ang ating UAE o United Arab Emirates, na meron 16.4% na mga Filipino worker, o mostly dyan ay isang domestic helper o isang kasambahay guys, no? At iyon guys ay datos lang naman, no, ng ating Philippine Statistic Authority since 2020. So I'm not just familiar for now, for 2023. So iyan guys ay totoo, kasi actually in Kuwait, in Qatar, and also this in United Emirates or United Arab Emirates, I have that friend, no, I have two friends that still on the Kuwait and Qatar. My ex-titas are came from Qatar, and also this United Emirates. I have lots of cousins inside of my mom na talagang nandoon guys, no, and they are at the city of UAE, which is the Dubai. So, yan guys, ang Dubai ay hindi isang bansa. Isa lamang siyang city ng United Arab Emirates. Ang United Arab Emirates ay siyang bansa na nasasakupan niyang malaking city ng Dubai. O, di ba? At syempre, ibigay natin ang panglima. Ay, panglima, sorry. Ang ina. No, kahit politik kayo, alam ko mag-aagree kayo sa sasabihin kong ito. Dahil alam na alam nyo, mainit to sa tenga, sa balita, lalong-lalo na sa ating mga domestic helper. Ito ay ang Saudi Arabia. Alam na alam natin guys na unang-una napakaraming mga kasambahay o domestic helper na namamasukan sa Saudi Arabia, kahit alam na ang kadelikaduhan, no, ang kahaharapin, pero nagpapatuloy ang ating mga kababayan na mag-apply dito, dahil nga guys, una sa proseso madali, pero may kapalit. Lahat ng madali may kapalit, pero hindi ko ito nilalahat, dahil ang dami rin naman talagang mga nasa Middle East na maayos. Kumbaga, nakatagpo sila ng mga amo na maayos trumato, maayos ang pagdating sa lahat. Umaayon sila sa mga batas na pinagkasunduan ng bawat bansa. So, ayan guys, no? So, ang nangunguna talaga ay ang Saudi Arabia, guys. At ang dahilan kung bakit nga naman napakarami talagang mga Filipino worker na gusto talagang makipagsapalaran, makipagpambuno, no, dito sa mga bansang to, kahit narami tayong naririnig o nakikita o nababalitaan o nasasaksihan mismo natin, kung ikaw man ay may kamag-anak na may mga experience kagaya ko doon sa Gitnang Silangan, ay talagang masasabi natin guys na napakatatapang ng mga Pilipinong to para lamang makipagsapalaran, no, para sa sabihin na lang natin, para sa sahod, no? Kasi syempre, alam naman natin why you are trying to go to other country if you just get exactly the amount na po pwede mong isuporta sa pamilya mo, sa sabihin natin sa gusto mong maabot o gusto mong makuha o gusto mong ma-achieve, kung kaya naman ibigay, di ba, dito. Pero that's the sad thing guys, no, sa bawat naman talaga, no, na like pag punta ng bawat OFW sa bansang ito, ay talagang alam na nila, no, na kung ano ang pupwede nilang kahantungan. At yun, ito ang sasabihin kong totoo guys, na ang tanging kinakapitan lang nila kapag sila ay humakbang na doon sa bansang yan, maswerte lang sila kung meron silang kapatid, magulang, or sabihin na lang nating mga kamag-anak o talagang kaibigan na totoo, maaasahan at masasandalan. Pero kung wala, ay talagang
dasal ang kanilang kinakapitan at talagang ang Diyos lang ang kanilang pinagkakatiwalaan, kinakapitan at ibinibigay na nila ang lahat upang sa ganun ay maging maayos ang kanilang mga sitwasyon, guys. Bakit nga ba, guys, kahit na alam na ng mga Pinoy na pwedeng ito ang kanilang kasasapitan or ito na yung, kasi 50% na yan eh, di ba? You don't just expect na parang you will be okay on that country, no? Kasi naniniwala din naman talaga ako, once you just go smoothly in the place, on the other place, or kapag nakuha mo isang bagay na madali, you know, get ready, no? Parang hindi naman sinasabi, pero sabihin na lang natin, huwag ka na lang mag-expect na pagdating mo, ganun din. Kung paano ang proseso, ganun din. Pero syempre, naniniwala din ako na lahat naman yan ay kontrolado ng ating, syempre, na, ating Diyos. Pero guys, totoo yan, na kapag ang mga OFW o ang mga pumapasok mo sa mga, lalo sa mga gitnang silangang bansa, ay talaga naman guys, alam na nila na may chances na hindi na sila makauuwi, o makauuwi man sila, puro na sila sakit, o makauuwi man sila ay pupwedeng namaltrato na sila. Maraming klase yan, guys, no? At i-mention natin yan dito, na sinishare ko lang naman kasi sa totoo lang, I'm just sad dahil nga for now, no, na that we are in 2023, no, year, talagang ang lakas pa rin ng hatak na marami pa rin mga Pilipino ang lumalabas sa ating bansa upang makipagsapalag kahit alam naman na nila ang pupwede nilang sapitin. Dahil nga, syempre, kapag pamilya ang pinag-uusapan, lahat kakayanin, lahat matitiis at lahat talaga pipiliting abutin kahit na sabihin mong mahirap, no, o kahit na sabihin mong may panganib. Ganong kagaling ang ating mga OFW. Bakit? Dahil kaya nilang tiisin yan para sa pamilya. At kaya nga sila, guys, tinawag na bayaning buhay. Bakit? Sa sakripisyo pa lang, di ba? At syempre sa pagpo-provide para sa pamilya, sa pangangailangan, sa lahat na. At higit sa lahat, guys, no, ang mga OFW, Overseas Filipino Worker natin, ay isa sa mga haligi, no, ng Pilipinas. Dahil guys, tayo ay pang-apat, no, sa mga talagang malakas magpasok ng mga remittances, no, sa bansa natin na nanggagaling sa iba't ibang bansa, no. Hindi lang yung sabihin natin sa Gitnang Silangan, andyan din syempre ang iba pang malalaking bansa at iba pang karatig Asia o Europe man yan, na talaga namang humahataw na magpadala sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Oh, di ba? Ang galing. Talaga namang kaya kapag kayo o ikaw na mayroong asawa, anak, magulang, kapatid, pinsan o sino pa man yan ang malapit sa puso mo, o kahit sabi natin hindi, pero kaibigan mo yan, di ba? You know, important to them just to say, how are you? You know, it's a simple word na talagang mako-comfort sila na there's someone there na talagang nandyan lang, no, with or without us, alam nyo na, something. Ayun guys, ha, na ano ka lang naman, na i-share ko lang naman guys, kasi napapabilib ako sa tapang ng mga Pinoy, no, kasi nga syempre, di ba, alam naman natin yung kakaharapin, yung lungkot, yung hirap, yung sakit, yung pwedeng mangyari during the stay on the other country while you are not here in your family in the Philippines. Talagang napakahirap niyang para bang ang hirap niya bang isipin kung paano yung magiging proseso niya, di ba? Tayo ang pang-4 o pang-apat na talagang humahataw pagdating sa pagpapadala ng mga remittances. Ang una kasi dyan ay ang bansang India, at ang pangalawa ay ang bansang China, at ang pangatlo ay ang bansang Mexico o Mexico. And then guys, tayo nga ang Pilipinas ay pang-apat, no? Kaya naman napakalaking saludo sa ating mga OFW na talaga namang nagtitiis upang may maisuporta at maibigay ang lahat ng pangangailangan para lamang sa pamilya. O, diba? Ayan, syempre, andyan-dyan, ang dami kong kakilala, mostly sa kamag-anak at syempre sa ating mga kaibigan at sa ating mga kagrupo o namin meet kung saan-saan ko, kahit sa social media
pa man yan, guys, no? At yan na nga, guys, no? So, yung katotohanan lang talaga na kapag ka kasi nag-iba ka ng pag-a-applyan. For example, you choose to go Hong Kong, Singapore, Japan, and other places na mas maganda talaga ang kitaan, ay talaga namang papasok ka sa butas ng karayom, no? Kasi they have their own rules na before you just go there and work, maraming kailangan gawin, maraming kailangan iproseso. Minsan nga talagang magbabayad ka pa, no? Kasi si Inday ay nagtry na rin ng Hong Kong, no? I don't meet any agencies because I have 4 agencies before, no, na talagang sasabihin na salary deduction, no, not true. Maglalabas at maglalabas ka talaga, whether it's Singapore or Hong Kong man yan, lalong-lalo na sa Japan, o, diba? Kaya, ayan, guys, ha, yan yung totoo. At nasasad ako, kasi isi-share ko din sa inyo ngayon, no, yung mga nakakalungkot na pangyayari na meron tayo, no, na na-experience dito sa agit ng silangan, yung ating mga kababayan na gusto lamang naman talagang kumita ng sapat para sa pamilya, para sa mga anak, o para sa mga magulang o kapatid na masuportahan sila sa iba't ibang klaseng pangangailangan na kailangan ng kanilang kapamilya. Pero ang nauwi na, guys, ang siste ay hindi na nga sila pinalad pa upang makabalik dito, no, makasama ang pamilya. Ayun lang ang hindi ko din maintindihan hanggang ngayon, no. Pero thanks God, dahil for this, I guess for this year, medyo nag-subside yung mga ganong klaseng issues, no? Pero before talagang napaka-iinit, as in, mostly talaga parang every 6 months merong something new about to our Filipino worker, especially on the Middle East issues na for all, especially for the DH, no, or domestic helper na talagang hindi na nakaka-uwi ng maayos, o wala na talaga. Oh, guys, 'di ba? Ang dami niyan, guys, and yan nga yung isa diyan, 'di ba? Yung kung naaalala niyo, guys, na umuwi na wala na kasi nga inilagay siya sa isang freezer, no? At syempre yung isa naman, guys, na inilibing siya sa isang disyerto, no? Pero sinunog siya. At syempre alam naman natin kung nalaman kung sino ang gumawa nito sa kanya, yung sinunog niya sa disyerto, which is yung napakabata pa, no, na kanyang anak ng boss ang talagang gumawa sa kanya nito, no? Ayan yun, guys. Ito nga, guys, no, si Miss Jollibee Lanara, no, na isang 35 years old, no, na nakakalungkot kasi 2 weeks old to, eh. 2 weeks old yung baby niya sa tummy, and yun na nga, di ba? At nakita niya siya ng, alam niya na, pangmamalupit talaga, bago talagang bawian ang buhay. At yun nga, guys, na napakasakit, no, kasi syempre sinunog siya, no, that was January 2022. At si Ma'am Constantia Layo Dayang, no, noong 2019. At talagang napakahirap. At si Ma'am Janeline Bellaverde, guys, no, noong 2019 din, napakasaklap isipin na napakarami pa rin talaga, no, na parang, alam mo yun, sayang, eh. They are just so young and they have that bright future sana for to do more for their family, di ba? At saka andyan din na syempre si Ma'am Janeline na 26 years old, no, na talagang ay, nako. Grabe. As in, ay, yan yung isa, di ba? Yung si Ma'am Gia na talagang pinasok siya sa loob ng freezer. Ang saklap lang, di ba? Parang, sana yung sa ngayon, kasi marami din ng mga na past month na parang marami pa rin na binubugbog. Pero I hope na, you know, maging mas slight na lang yung maging issue about our kababayan, kasi here kasi talaga naman, 'di ba, once we are in our country and a lot of foreigners coming, no, and then in a different way, not specifically like American or what, but
any, no, any, talagang yan na, any country, mga foreigners they came from their places going here at our country, that alam naman natin kung paano trumato, how hospitable the Filipino is and how good, no? Iyan ang totoo, di ba? Parang, wala lang, parang my blog now, I'm just, you know, I'm just sad, no, that the pinpoint of this, I'm just sad because many Filipinos still want to go out of the country, you know, just because alam naman natin kung gaano kalhirap ng buhay, kung gaano kabagal, no, umasenso, umunlad ang mga sahod dito sa Pilipinas, sa sarili nating bansa. Pero guys, no, ang dami talaga namang oportunidad na meron dito sa bansa natin. Yun nga lang, syempre, depende rin kasi yan sa ating pangangailangan, no? Depende sa ating pangarap kung gaano ba ito kataas. Depende rin yan sa tao kung gaano ba kasimple ang gusto mo sa buhay. Yun nga, ayun nga guys, ito lang naman ang gusto kong i-vlog ngayon na I want to share to everyone. And also, I want to just give salute, no, to all the OFW out there na talagang the best, no? At yun nga, you know, I'm weird, but I always just pray to all Filipinos out of our country na talagang nagtatrabaho, nagsisikap, o may pangarap para sa pamilya nila ditong iniwan sa ating bansang Pilipinas. Oh, di ba? Dito ko na yan ikakat ang aking pagbablog, ang aking chikahan. Dahil nga naman guys, no, ang dami ko lang din namimit ng mga bagong kaibigan through social media, saan man yan, sa page man yan, o kahit sabihin natin dito, no, sa YT, sobrang ganda lang na makilala mo sila at ang saya lang sa feeling na marami pa rin Pinoy na nai-enjoy yung pag-abroad. It's because na no, they find the right boss na no, for them. 'Di ba? Ang galing niyan. Oh, anyway, alam ko si Ma'am Sally Doctolero ay isa ring OFW at si Tita Barla, isang OFW no, na ka-YTA pang ko. At syempre ang ating mga no, ang ating creator na si Miss Jen US Vlog na nasa US at syempre si Team Akad na nasa US din at si Parisian Tagay na nasa Europe at syempre si King Palay na nasa gitnang silangan. At syempre hindi pa huhuli ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, ang akin si The Vince TV, no, na nandyan sa Australia, at syempre si Kabayan Vlog 2011 na nandyan din sa gitnang silangan. At ang dami pa niyan, no, si, ang dami pa, actually, maraming mga nagbablog, mga nagpe-page na talaga namang OFW or naninirahan na dun sa ibang bansa. So, shoutout sa inyo at talagang the best kayo, no? Kasi isa kayo sa mga pundasyon, no, ng ating bansa. At salamat at mabuhay. At syempre, guys, hindi pwedeng walang pa-shoutout sa dulo natin. God bless everyone and have a blessed night.